Pero kung kunwari, in a span of 3 months, nag-25% increase yung presyo. 3 months. Sabi mo, i-withdraw ko na. Pwede mong i-withdraw. Kala ko ba may holding period? Pag within 6 months, nag-withdraw ka na, na-redeem mo na, o binenta mo na ulit doon sa mutual fund yung shares na hawak mo, babawasan ka pa nila ng 2%. At 25% naman eh, in 3 months. Bawasan man nila ng 2% exit fee, meron pa akong 22% in 3 months. Not bad. Okay? Last but not the least, yun nga, optimized return. Almost always, one, tinatalo niya inflation rate. Kung ang inflation rate ay 2-3%, you can expect mga 4-5-6-8%, 10% ang mutual funds. Of course, not all the time, and again, that cannot be promised. Almost always, mas mataas siya sa time deposit rate. But over years, bumababa kasi nga, hindi siya fixed. Pero over a period of time, 5 years and up, laging yan tinatalo ang savings time deposit rates. Yung mga magagaling na mutual fund companies, lagi nilang benchmark, talunin yung overall performance ng Philippine Stock Exchange. So kung nag-grow ang stock exchange natin ng 12, 15, 18, there were years in recent past na ganun ang mga growth ng stock market natin. Kaya nga maraming na-excite sa ating stock market. There was a time the Philippine stock market is the best performing market in Asia. Can you believe that? Not second to China, not second to Singapore or Hong Kong. Siya ang nangunguna. There was a time in recent past, 3-5 years ago. Pero ang mutual fund, pinipilit niya pang lagpasan kung ano yung growth ng Philippine stock market. Now, to illustrate, different individuals, companies, pull their money, put it in this investment vehicle called pooled funds. There is a fund manager who will drive this investment vehicle to the destination everyone agreed na anong destination yung pupuntahan nila. Ano yung destinations na pwede nilang puntahan? That now, pupunta tayo sa types of mutual funds. Kapag yung investment vehicle pooled fund ay tinawag na equity or stock fund, may it be a UITF or a mutual fund, 70 to 90% ng perang nagbakas-bakas doon, nagba-buy and sell sila sa Philippine stock market. Bakit hindi 100%? Kasi nag-retain sila for liquidity. Diba nga, anytime pwede ka mag-withdraw. Okay. Equity or stock mutual funds are the ones with the highest risk. Okay. Another destination is called fixed income or bond fund. So kung mapapansin nyo, parang yung types of investments lang din, di ba? Isang fixed, isang equity. Dito naman, 100%, almost 100% ng perang nakuha nila, magbabuy and sell sila ng mga promissory note ng gobyerno or ng mga private companies na merong pangutang. Pwede rin, kapag naabutan nila, pwede rin diretso magpautang sila doon sa private company or sa government security. Fixed income, among the three types of mutual funds, yan ang pinaka-lower, pinaka-mababa ang risk. Or your question? Kasi diba, sa mga mutual funds, sinabi na iba nga sila doon sa lend type of investment. So yung pooled funds ba, itong fixed income, does it behave the same? Meron din ba silang fixed interest na ibibigay? Wala. They are, ang pinaka-umbrella nila, they are a buy type of investment. Pooled fund sila, mutual fund sila, or UITF. So huwag ka malilito. Two types of investment. Yeah. Equity, so, nandito sila sa buy type. So, nandun sila sa buy type.
Nandun sila sa buy type. So wala silang pinapangako. Wala silang binibigay na return or interest. Basta mutual fund. Under mutual fund, anong tawag nila doon? Linear thinking ang gawin mo. Under mutual fund, meron dalawa lang na naghati. So far, yung pinapakita ko. Yung equity mutual fund, tsaka yung fixed income mutual fund. Pero a fixed income mutual fund, kaya lang tinawag na fixed income yan, yung perang nakukuha kasi nila, pinapangutang nila, or bumibili sila ng promissory note ng gobyerno or ng private company. Example, sana masundan nyo. Sabi ng Hillside Hostel, nangutang siya kung merong stock market buying and selling shares of stock ng isang kumpanya, meron ding exchange ng mga pautang. So si Hillside Hostel, kumpanya siya, umutang siya sa bangko o kung kanino mang financial institution. Umutang siya, halimbawa 100 billion para madali ang kwentuhan, tapos babayaran nga raw at 8% interest in 5 years. 8% a year bibigay niya. Nakadalawang taon na. Yung nagpautang kay Hillside Hostel, pwede niyang ibenta yung promissory note ni Hillside Hostel. Pero hindi na 8% ang kikitain. Nakuha niyo? Kasi 3 years na lang eh. Tsaka kapag binenta niya, hindi mapupunta kay Raf being owner of the Hillside Hostel. Tama ba? Hillside ba ang pangalan ng... Mapupunta yung pagbenta ng promissory note doon sa originaling inutangan ng Hillside Hostel. Are you following? Yes. Kaya buy type of investment pa rin siya. Ang binibili is the promissory note. The debt instrument. Okay? You follow? Not yet. Yes. But to answer your question, hindi siya nagbibigay ng fixed or regular income. Kasi mutual fund siya. Kasi ang mutual fund is a equity or a buy type of investment. I'll move forward ha, para sakto ako sa time ko dapat. Last destination or last type of pooled funds, maybe UITF or mutual funds, balanced fund. Oh, as the term connotes, kalahati pang stock market, kalahati pang fixed income securities or they buy and sell promissory notes. Or they actually magpautang. They are allowed magpautang diretso sa kumpanya or sa gobyerno. So, kung high risk ang equity type of pooled funds and low risk ang fixed income pooled funds, medium risk naman ang balanced funds. Okay? Now, this is where the confusion comes in. Merong iba't ibang pooled funds. Binanggit ko kanina, dalawa na. Mutual funds, tsaka unit investment trust funds, yung bank product na inaalok din ng banko pero hindi siya deposit. Thus, wala siyang regular or fixed income or interest. Yung mga insurance VUL, yung mga inaalok sa inyo, sa atin, yung popular na insurance product is also a form of pooled fund. Biro mo, meron ng tatlong klase na nag-aalok ng pooled funds, mutual fund, unit investment trust fund, meron pang insurance VUL. Yung tatlo na yan na industriya, meron tatlong klase na pooled funds. Tapos, meron pang peso-denominated, dollar-denominated, euro-denominated, meron tinatawag na manage, merong Asia-European, merong index. Pag sinabing index equity mutual fund, kung ano yung stock market, kung ano yung performance ng stock market, sakto, yun lang din ang performance nila. Pag bumagsak yung stock market, bagsak din sila. Pag umangat ang stock market by 32%, asahan mo, mga 32% din sila. Okay? So, huwag kayo malilito. Ang isang malakas makapanglito dyan,
the Ayala Group, BPI, meron silang mutual fund, meron silang UITF sa BPI, meron din silang insurance. Yung BPI, mag-aalok sa'yo ng UITF, mag-aalok sa'yo ng mutual fund, nagsasabog-sabog na. Okay? So, ako personally, if you will take my word and experience of making money and not yet making money, I just stick to mutual funds, equity, and peso denominated. Kasi yung risk ng bond mutual fund na na euro or Asia European, pareho lang noong risk ng equity peso denominated. Anong proof dyan? Kapag bumagsak yung equity peso mutual fund, baba din yung peso bond mutual fund. So, hindi ka rin diversified. Diversified or diversification, meron kang iba't ibang investment na hindi related to each other. Kaya, ang common mistake ng maraming nag-i-invest, sayang, kasi narinig nila, diversification, asset allocation, do not put all your eggs in one basket, iba't iba ang pinaglagyan nilang pooled fund. Katulad ngayon, nung bumagsak ang pooled funds, lahat yan magbagsak. Kaya ang totoong diversification, meron kang iba't ibang lend type, meron kang iba't ibang buy type, hindi iba't ibang mutual fund. Yes? Yeah, so doon ako nakamali before it. Yun yung, I remember tinanong kita na okay ba kasi parehong index fund yung hawak ko. Na meron na sila equity, tapos meron akong UITF na hawak. And you said, mag-stick na lang ako sa mutual fund. Correct me if I'm wrong. Kasi sa UITF, like end of the year, magre-reset siya? No. Hindi naman. Hindi siya magre-reset. Ang ibang UITF, kapag magdadagdag ka, o i-terminate nila yung previous mo. So, pag nagdagdag ka, doon mag-re-reset. Kasi ang mutual fund para sa akin, hindi siya dummies version or for idiot equity investment. It's not. Napaka-complicated ng mutual fund. Ang maganda kasi sa mutual fund, pwede mo siyang gawin, tawag ko, hybrid na alkansya. Mas maganda pa sa bank deposit. As long as 5 years pataas ang investment horizon mo. 5 years pataas. Okay? Now, how does one earn in a mutual fund? Ito, mabilis ang example. Magaling naman kayo sa English. Today, 20 years ago, buhay ka na nun, Rock? Yeah. July 13, 2000, the NAVPS, net asset value per share. What is NAVPS? The buying and selling price. Who dictates that? You can see that in publicly. Kanino ka bibili ng mutual fund? Kanino mo ibebenta? The same. Kung kanino ka bibili, doon mo ibebenta. Obligado silang biling sa'yo. No questions asked. Okay? Ang presyo ng paborito kong mutual fund 20 years ago is 3 pesos and 58.39. Yes. If naglagay ako ng 10,000 pesos less 2%, ano yung 2%? All mutual funds, kasi remember, yung nakuha nilang pera, iba buy and sell lang nila sa stock market. Saan sila kikita? Diyan sila unang kikita. Kumukuha sila ng as much as 2%. Yung iba maliit lang, 1%. Pero as much as 2%, binabawas nila dun sa sinasali mo para merong revenue yung mutual fund mismo. So, 10,000 less 2% divided by the NAVPS, you will get to buy in July 13, 20 years ago, 2,734 shares in an equity mutual fund.
PhilEquity mutual fund to. Kasi sila yung pinakamatagal, pinakamagandang track record.